Hi everyone, kumusta po sa lahat? Friday na naman at bukas ay weekend na naman. And I hope lahat kayo ay magkaroon ng very relaxing weekend. Despite na merong pandemya at alam ko na meron tayong kanya-kanyang problema, kalma lang po tayo. At isipin lang natin na ang lahat ng ito ay lilipas din. Dito sa videong ito, pag-uusapan natin yung tungkol sa Dasera case pa rin dahil may napanood ako isang video ng Models of Manila TV na kung saan ay na-interview niya si Mr. Paul Farol. Itong si Mr. Paul Farol ay isang professional writer and commentator. Ngayon, ayon nga dun sa interview, nakausap ni Mr. Farol si Mr. Briggs Reyes at napag-usapan nga daw nila yung tungkol sa City Garden Grand Hotel. And at the same time, dito sa video na ito, mapapanood din natin yung interview ni Justice Secretary Menardo Guevara sa Laging Handa TV program na kung saan naman ay nagbigay siya ng progress tungkol dito sa NBI investigation. So just continue watching at sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. And huwag niyong kalimutan i-tap yung all para every time na meron akong mga bagong videos na ina-upload, makakatanggap kayo ng notification. So ayon nga kay Mr. Paul Farol, parang may planong magsampa ng damage complaint ang pamilyang Dasera laban dito sa City Garden Grand Hotel. Ang dahilan nila kasi ay yung pagtanggi ng hotel na ibigay sa kanila yung buong kopya ng video. Kasi nga yung pinapadala nga lang nila ay yung mga splice videos or yung mga segments lang na putol-putol, hindi yung buong video na hinihingi nila. Tapos hindi pa rin daw na ibibigay sa kanila yung kompletong listahan kung sino-sino yung mga tao na nasa room 2209 at nasa room 2207. Sa ngayon kasi wala pang maliwanag na explanation itong hotel kung bakit nila napayagan yung ganung kadaming tao sa rooms 2209 at sa room 2207. Although sinagot na ito dati ni Attorney Emmanuel Ramos, yung abogado ni Mr. Halili na manager ng City Garden Grand Hotel. Ang sabi nga ni Attorney Ramos, hindi naman daw talaga yung concern na ni Mr. Halili dahil nung mga oras na yun ay off-duty siya. Pero ang tanong naman dito, bilang isang manager, hindi naman yata nagtatapos yung pagiging manager mo tuwing off-duty mo. Lalo pat nandoon siya nung gabi sa party na Christine. Ang sinasabi kasi ng attorney ni Mr. Halili, trabaho daw yun ng security guard ng hotel para i-check kung sino-sino yung mga pumapasok doon sa hotel. Pero bilang isang hotel manager na nandoon mismo sa party na yun, siguro alam din naman ni Mr. Halili na bawal sa IATF protocol yung ganong kadaming tao sa bawat room. So ayon kay Mr. Farol, parang ang mangyayari yata ay magpapadala ng demand letter itong pamilyang Dasera sa City Garden Grand Hotel. And then after that, siguro kung hindi a-action itong hotel na ito, ay tuluyan na itong makarating sa korte. So kanina naman sa Laging Handa program ng PTV4, na-interview din si Justice Secretary Menardo Guevara at natanong nga siya tungkol dito sa investigation na ginagawa ng NBI patungkol dito sa Christine Dasera case. So panoorin natin yung interview ni Justice Secretary Menardo Guevara. Secretary, regarding naman po dun sa Dasera case, nakakadalawang autopsy report na po ang PNP at parehong aneurysm po yung resulta nito sa NBI. Kumusta naman po ang progreso ng investigasyon sa nasabing kaso? Ang National Bureau of Investigation kasi ay inatasan ko rin na gumawa ng decision. No? And according to the spokesperson ng NBI, si Deputy Director Ferdinand Lavin, ay they're winding up yung kanilang investigation. As far as I know, ay natapos na ang kanilang forensic examination. Meron na silang toxicology report. But, the NBI is trying to be as thorough as possible. Mm-hmm. All bases they're trying to cover. So meron pa silang hinahanap na certain other witnesses na hindi pa nakapag-testify. Embalmer, I think, up nila. Okay. At meron silang mga hinahanap pa na mobile phones na isa-subject to a forensic examination. So, I think patapos na rin sila and I am sure that bago matapos preliminary examination, rather preliminary investigation being conducted by the DOJ ay masasubmit na ng NBI yung kanilang final report
dyan sa ginawa nila ng kay Christine Dacera. Opo. Pero Secretary, paano po kung iba yung lumabas sa parallel investigation ng NBI sa nasabing case? Di ba po ba magkakaroon daw ng confusion ng publiko sa ating otoridad? Well, that is a possibility, assuming na magkakaroon yan ng different results, no? Ang forensic ng ano ng PNP at ang forensic examination ng NBI. So, pagka-graduation, I guess, ang gagawin ng investigating prosecutor sa office ng sa Makati, no, ay ipatawag at magpatawag ng clarificatory hearing, baka ipatawag ng prosecutor na nag-investigate. Opo, papaunin din po. Secretary, pwede niyo po bang ituloy yung paliwanag niyo tungkol kanina sa Dacera case? Yung tanong po natin na in case po na magkaiba yung resulta ng parallel investigation. Well, of course, we're hoping na hindi na magkakaroon ng divergence, no? Mm-hmm. Pero kung sakali man na mangyari yon, because hindi ko pa naman talaga nakikita yung sa Crappy, yung report ng NBI, siyempre, magkakaroon ng confusion pag nangyari yan. Kaya, ang nakikita kong mangyayari dyan sa situation like that, yung investigating prosecutor sa Makati na nagko-conduct ng preliminary investigation will probably call a clarificatory hearing as part of the preliminary investigation. Mm-hmm. At maaaring tanongin niya ang representatives ng PNP at ng NBI kung ano ang kanilang scientific basis for their findings. No? And I suppose na madedetermine naman ng investigating prosecutor kung alin ang bibigyan niya ng mas higit na timbang sa pag-evaluate kung may probable cause ba dito sa kaso na itinail ng pamilya ni Christine Dacera. Anyway, if you will remember, ang issue naman dito ay kung ang charge or ang complaint ay kung mayroong rape with homicide. No? So essentially, yan ang dapat na ma-resolve ng investigating prosecutor. Meron bang mga ebidensya na magpapakita na ni-rape at naging sanhi ng pagkamatay nitong si Christine Dacera? Yan ang basic issue dyan. So ayon nga kay Justice Secretary Guevara, patapos na yung investigation ng NBI. Yun nga lang, parang meron pa silang ibang ginagawang para pandagdag dito sa investigation nila. Katulad nung pag-i-invite nila sa Embalsamador, kung maalala kasi natin dati, nasabi ng pamilya Dacera na hindi na nila nakausap itong Embalsamador dahil nawawala na ito sa ngayon. So hindi natin alam ngayon kung nagawan ba ito ng paraan ng NBI para mahanap itong Embalsamador. Ito kasi yung nag-embalsama sa bangkay ni Christine bago ginawa yung autopsy. Tapos sinusubukan pa rin kasi ng NBI na ipatawag yung iba pang mga witnesses na hindi pa nakapagbigay ng statement sa kanila. Kasi ang alam ko, 8 pa lang dun sa room 2209 na 11 respondents ang nakapagbigay ng statements. At dito sa 8 ito, 5 lang yung pumunta dun personally. So meron pang 6 na hindi nagpakita talaga sa NBI para makuna na rin ng drug test. Dahil so far nga, itong top 5 pa lang yung nakapagpalabas ng results ng kanilang drug test. Tapos, na-mention din ni Secretary Guevara na inaantay pa rin ng NBI yung ibang mga cellphones para gawa ng forensic examinations. Hindi nga niya lang na-specify kung ito ba ay mga cellphones na manggagaling sa room 2207 or yung manggagaling sa room 2209. So, ilan lang ito sa mga gusto pang gawin ng NBI bago tuluyan nilang tapusin yung kanilang investigation. Kasi so far, ang natapos na nila ay yung forensic examination sa bangkay ni Christine at yung toxicology report. So talagang isang masusing investigasyon itong ginagawa ng NBI dito sa Dacera case. Ibang-iba dun sa ginawa ng PNP. Kasi yung PNP, nakatutok lang sila dun sa mga respondents ng 2209. And then, nag-rely lang din sila dun sa report ni Police Major Sarmiento. Kumbaga, hindi na sila gumawa ng bagong re-autopsy dun sa bangkay ni Christine. Except, dinagdagan lang nila yung report ni Sarmiento nung mag-submit sila ng histopathology report. Pero sa ngayon, yung toxicology report ay hindi pa rin nila na isasubmit dahil ayon nga dun sa abogado ng mga PNP, ipinadala pa nila ito sa UP dahil hindi nga daw sapat yung technology ng PNP para gumawa nitong toxicology report. Nabanggit din ni Justice Secretary Guevara na may posibilidad
na magkaiba yung report ng NBI at ng PNP. So sabi niya, kapag ganito daw yung mangyayari na magkaiba yung report ng PNP at ng NBI, ay maaring magpatawag ang prosecutor's office ng clarificatory hearing. Meaning, ipapatawag ng prosecutor's office yung mga representatives ng PNP at NBI para ipaliwanag nila yung mga findings nila. So ang prosecutor's office na rin ang magtitimbang kung sino dito sa PNP or sa NBI ang mas may basehan o kung sino sa dalawang ito ang makapagbigay ng probable cause para ituloy yung kaso na isinampa or kung i-dismiss na ba yung kaso. Ang issue kasi talaga dito ay kung meron bang panggagahasa at pagpatay na nangyari nung araw na yun. Ito kasi yung kasong isinampa ng PNP laban dun sa 11 respondents. So sa tingin ko naman, kung halimbawa lang lalabas dun sa NBI report na merong drugs involved at walang rape, sa palagay ko, panibagong kaso na ito. So baka it's either ang NBI ang magfa-file ng kaso tungkol dito sa drug-related issue kung meron man silang makita or yung family ni Christine Dacera, if indeed Christine was drugged. Pero sa ngayon, ang focus lang talaga nitong preliminary investigation ay kung may nangyari nga bang panggagahasa at pagpatay kay Christine Dacera. So ngayong nakapag-submit na ng counter-affidavits itong 11 respondents ng Room 2209, sa darating na February 11, ang complainant na naman ang magsasubmit ng kanilang reply affidavit bilang sagot dun sa counter-affidavits na isinabmit itong 11 respondents. And hopefully din sa February 11 ay maisubmit na rin ng NBI yung full report nila tungkol sa kanilang investigasyon. Although hindi rin na-mention kung nakuha nga ba ng NBI yung report na kinukuha nila sa Makati Medical Center. So sa February 11, aabangan natin kung maglalabas na nga ba ng desisyon itong prosecutor's office kung nakitaan nga ba nila ng probable cause itong pagkamatay ni Christine para ituloy yung kaso or wala silang nakita at kailangan nang i-dismiss yung kaso. Sa tingin ko rin naman, hindi na magtatagal at matatapos na rin itong preliminary investigation. Ngayon, kung sasabihin ng prosecutor's office na merong probable cause para ituloy yung kaso, malamang magtatagal pa itong kaso ni Christine Dacera. Pero kung halimbawa i-dismiss ito ng prosecutor's office, hindi ko lang din alam kung ano yung susunod na plano ng pamilya Dacera, kung ipaglalaban pa rin ba nila ang pagkamatay ng kanilang anak. So yan na muna mga kaibigan ang update sa Christine Dacera case, at least narinig natin mismo kay Justice Secretary Minardo Guevara kung ano na yung balita tungkol sa NBI investigation. Once again, salamat sa inyong panunood. Enjoy your weekend. Ingat kayo lagi and God bless.